Hello, hello! Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang gabi. Kung nasan man po kayong panig ng mundo, ay magandang araw po sa inyo, lalong-lalo na sa mga magigiting nating OFW na nag-hard work para sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Kaya naman ngayon, ikukwento ko po sa inyo kung ano-ano ba ang iba't iba ko pang mga pinagkakakitaan dito sa Denmark maliban sa aking full-time job. This is Christine and welcome to the Filipina Life Abroad. So way back 2017, after kong magpakasal sa aking AFAM at na-approve na yung visa ko as a spouse ng isang Danish, ay pwede na akong magtrabaho. It's either full-time or part-time. Depends on me kasi meron din namang full-time job yung asawa ko. But iba-iba pa rin kapag sarili mo nang kita, ba? Diba? May sarili kang income. So yung naging unang trabaho ko dito sa Denmark ay ang maging isang waitress sa isang Asian restaurant. Pero dahil part-time lang yung trabaho ko na yon, ay marami pa akong oras. Kaya nag-isip ako kung ano pa ba ang mga pwede kong gawin na hindi naman kailangan ng matinding Danish language. Kasi nung time na yon, nag-aaral din ako ng Danish language at nagtatrabaho as a waitress. Pero dahil hindi naman araw-araw yung klase ko sa language school, marami pa rin akong oras. Pinagkakakitaan ko, kapag halimbawang meron kami mga lumang gamit, lalo yung asawa ko, kapag marami siyang mga damit na hindi naman lumang-luma pa kasi nagtatrabaho siya sa isang clothing store ng time na yon. Kaya yung mga luma niyang damit na hindi na niya isinusuot, ibebenta ko yun. Parang okay-okay dito. Eh, nakakatuwa kasi hindi man uso yung marketplace dito. Meron sila nung application na nagtitinda rin ng mga bagay-bagay. Yung mga baso na hindi ko naman kailangan, eh, binibenta ko pa rin yan. Kahit anong pwedeng ibenta. Sabi nga ng asawa ko sa akin, baka naman mamaya, pati yung mga normal na damit ko na sinusuot ko pa araw-araw, ibenta mo na, mga ganon. Ano pa ba? Nagbebenta rin ako ng mga bote. Alam nyo ba dito sa Denmark, meron yung tinatawag nila na pant, na kapag bumili ka kasi ng inumin sa supermarket na may plastic bottle or cans, ay pwede mo siyang ibalik sa machine and then magiging pera yon na pwede mong ipambili ng groceries dun sa pinagbalikan mo na supermarket. Ang galing, ba? Diba? So, iipunin ko yon and then ibabalik ko dun sa grocery kapag minsan nakakatatlong sako ako. Eh, ba? Diba? Ang galing. Ba, pera rin yon. Pero, ang pinaka-favorite hustle ko recently ay ang magluto ng lutong bahay na ulam. Paano ba kasi nagsimula yan? Nagdala kasi ang asawa ko ng baon niya. Alam mo naman tayo mga Pilipina, maalalahanin tayo. Gusto natin laging may baon ng mister natin na lunch para hindi na sila bumili sa labas. So nagsimula yan, nagdala ng palabok yung asawa ko sa trabaho niya. Nung ininit niya to sa microwave, sabi nung katrabaho niya, ay ang bango, sabing ganun. Tapos nagtaka siya, bakit daw kulay orange yung sauce, ano daw yun? So sabi nung asawa ko, palabok, sabi niyang ganun. Tapos ayun, doon nagsimula. And then the next day, nagdala naman siya ng baon niyang adobo. Nakakatuwa rin tong kwento na to kasi nung lunchtime na nila, lahat sabay-sabay yung mga katrabaho niya na nag-lunch sila, ano, nag-order silang lahat ng pizza. Pero yung asawa ko, ang dala niya is kanin at adobo. Eh di pinainit na naman niya sa microwave. Nakakatawa kasi nung nakaupo na sila sa table, aba lahat naka-pizza, tapos ang lolo mo naka-kanin at adobo, naka-kutsara pa. Proud na proud talagang Pilipino. At ba? Diba? Tawa nga ako kasi nag-send pa siya ng picture sa akin na sabi ko, aba, nahawa ka na talaga. Alam mo, tayo mga Pilipino, lagi lang nating iniisip kung paano kumita ng pera. At hindi lang kasi basta passive income sa pagtanda natin. Kasi gusto ko, habang bata ako at kaya pa ng katawan ko at kaya pa ng isip ko, eh, magtatrabaho lang ako ng magtatrabaho. So, proud ako sa ginagawa ko na full-time job as a cleaning lady ngayon. But on the side, meron pa rin akong side hustles and I am not even complaining dahil
napaka-satisfied ko, contented ako kung nasan ako dahil meron ako mapagmahal na asawa, pamilya at kaibigan kong supportive. Dahil sa Denmark, nagbago ang prinsipyo ko na kahit professional pa ako sa Pilipinas, anumang work ay humble akong tatanggapin as long as it puts food to the table. Lahat marangal naman na trabaho, why not? Ikaw ba, kabayan? Kumakayod ka ba para sa pamilya mo? Iniisip mo ba sila palagi? Iniisip mo ba na magpapadala ka ng pera sa kanila? Iniisip mo na araw-araw ginagawa mo to para sa kanila dahil para sa kanila ka naman bumabangon, di ba? So, salamat po sa pakikinig. Sana ay may natutunan kayo sa araw na ito. Napulot na aral o kahit nakarelate man lang kayo sa kwento ko. If you want to keep in touch with me, you can contact me at christineraundk@gmail.com or you could just find me sa aking YouTube channel na Christine Raun, Filipina in Denmark. Have a nice day! Till next time! Bye-bye!